Jessica, kasong kriminal ang inihain ng dalawang opisyal ng barangay sa Binondo, Maynila laban sa 161 umanong nadiskubre nilang flying voters. Ang building na ito sa Binondo, Maynila ang ginamit na address ng ilang botante sa barangay 269. Dito rin nakatira ang barangay chairman. Pero di raw niya kilala ang mga nagparehistrong botante. Nadiskubre raw niyang may mga umano'y flying voters sa gusali nang tawagan siya ng chairman ng ibang barangay. Nakapagparehistro raw ang mga ito gamit ang kanilang NBI clearance. Na meron daw silang nahuli na nagre-recruit ng tao dito raw sa barangay namin. Pagtapos, base sa kanila, babayaran uli sila 1,000 pag bumoto na sila. Ito mga hindi... Hindi po talaga taga ron. Kasi almost 50 years na ako doon nakatira doon sa building na yun eh. Ang isa sa mga address na ginamit ng puntahan, nakapadlock na bodega. Ang isa, bahay. Pero di raw roon nakatira ang nagparehistrong botante. Hindi ho namin siya tenant. Hindi naman po namin kasama dito. Kaya nagsampa ng reklamo si Vakal at Kagawad Ramon Cheng sa Manila City Prosecutor's Office. Sa aking palagay, mas mabilis dito sa DOJ. Sa COMELEC, medyo mahirap kasi napakadaming kaso nila. Sabi ni Makalintal, mahalagang malinis ang listahan ng mga botante dahil posibleng makaapekto ito sa resulta ng botohan. Dito sa Manila na lamang, 890 barangays lang. Maka-flying voters ka lang ng average na 10 botante bawat barangay. That's 8,900 voters already. Noong past election, noong 2016 election, ang difference lamang ni ERAP at saka ni LIM ay nasa 2,000 lamang. Iimbestigahan ito ng COMELEC na patuloy raw ang proseso para maayos ang voters list. Alamin natin kung totoo nga bang lehitimo yung mga address na binigay. Kung hindi, then we will take administrative steps to remove them from the list. Ayon naman kay Manila District 3 Election Officer Enrique Santos, wala pa silang natatanggap na reklamo. Pero lahat daw dumaan sa proseso. Jessica, nananawagan din ang mga nagreklamong barangay official sa Kongreso na imbestigahan din itong isyong ito. Jessica? Tina, kailan lang sa Pasay yata may mga nahuling flying voter. No? Ngayon naman sa Maynila. Ang nagsusumbong naman ito yung mga barangay officials mismo. Tama ba? Tama, Jessica, yung mga barangay official nitong barangay na ito sa Maynila, nakita kasi nila yung report natin tukol dun sa mga inireklamo naman na umunoy flying voters sa Pasay. Kaya nagkaroon daw sila ng idea na sampahan din ng criminal case for election offense itong mga nadiskubre nilang 161 umanong flying voters dito nga sa barangay 269 sa Binondo, Jessica. Hindi naman, ano kaya ito, concerted effort o masasabing isolated lang din, katulad nung sa Pasay. Tina? Well, yung dun sa dito sa kasong ito sa Binondo, ang sabi nila, nagkaroon sila ng idea, kumbaga inspired sila dun sa ginawa ng mga nagreklamo sa Pasay. Pero magkaiba raw yung sitwasyon nila dahil dito sa Binondo, sila raw mismong mga opisyal ng barangay ang nagre-reklamo. Pero doon sa kaso sa Pasay, ang isa sa mga inireklamo ay opisyal naman ang barangay, Jessica. At inaasahan ng abogado ng mga barangay official na nagsampa nitong reklamo ngayon na baka mas marami pa ang magreklamo laban sa mga umunay flying voters sa mga susunod na araw, Jessica. Kasi kung matutuloy no yung plano ng administrasyon na pagsabayin yung barangay elections at yung plebisito, eh mas malaking oportunidad kasi ito dun sa mga manluloko, no, yung mga gustong mandaya through the elections. Eh, biro mo, kukubra sila sa dala-dalawa o ilang more than that, no, yung sa mga kakandidato, yung mga magpapaplebisito, kung ano man yung gusto nilang isulong na boto doon. Parang ang dami nilang opportunity para mandaya at kumita on the side, di ba? Tama, Jessica, at kahit hindi natin isama yung plebisito, merong barangay elections at sasabayan niya ng SK elections. At maraming overlapping voters dyan sa dalawang barangay na yan. Dahil sabi ng mga opisyal ng barangay ng 269, 18 hanggang 30 years old, pwedeng bumoto sa SK. At yung mga yun din ang pwedeng bumoto sa barangay elections, Jessica. Kaya lang, alam mo, ang flip side naman nito, pag barangay kasi localized yan eh.
kayo-kayo dapat magkakakilala sa inyong barangay. So dapat mas madaling mahuli itong mga flying voter na to, no? Yung mga vampira o mga fly-by-night, di ba? Tama, Jessica, yun nga rin yung inaasahan ng mga nagre-reklamo sa kasong ito na kapag araw na ng botohan, dahil nga magkakakilala sila, mas madaling maturo na, oy, hindi yan taga rito sa amin at huwag nyo yan pabotohin, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Tina Panganiban Perez.